Okay? For the past 11 years. So, marami ba matuturo itong taong ito sa atin, sa tingin ninyo? Yes! Yes! Okay, so, I'm very happy to introduce this person. He is a multi-millionaire. He is a global ambassador, elite global ambassador, speakers bureau, US qualifier, at marami pang ibang achievements, and marami din po ito siyang taong natulungan. Okay? So without further ado, okay, palakpakan po natin si Upline, Chris Puntanan! Akala nito, kikisa ko. Kita tayo sa camera. Gusto ko man. Oh, good morning sa inyo lahat. Good morning sa lahat ng nandito sa seminar room. At good morning sa lahat ng nasa Facebook Live natin. So good morning sa inyo lahat. No? Siyempre, mas maganda, palakpakan muna natin si Doc Jeff. Magaling ba si Doc Jeff? Okay. No? So mga hindi naintindihan, gusto niyo po ba ulitin ko? No, mahaba na. No? By the way, my name is Christopher Puntanan. I'm doing this business for the past 11 years ko na po itong ginagawa. Actually, sa network marketing, ano na po ako? 16 years na po akong nasa network marketing business. No? So, kung tatanungin niyo po ako kung maganda po ito, eh hindi po ako tatagal dito kung ito po ay hindi maganda. Tama po? For the past 16 years, ito lang po yung, tawag dito, yung nagpo-provide sa akin, or ito lang talaga, yung income na pumapasok sa akin. No? Now, a good news, i-share ko po sa inyo kung ano yung business na to. Pero, syempre, before that, gusto ko muna ikwento sa inyo kung ano ba yung tawag dito, ano ba yung na-experience ko or ano ba yung mga nangyari sa akin sa loob ng AIM Global. Kasi at the end of the day, kung wala nang mangyayari dito sa loob ng AIM Global, bakit pa kayong papasok dito? Tama mali? So, mas maganda, makita nyo muna na kung ano yung pwedeng mangyari sa inyo kapag ito ay inumpisahan nyo. No? By the way, yan po. So, welcome to AIM World. Marami sa atin nangangarap. No? Itong image na to, nagpapakita ito ng lahat tayo, bawat isa, bata, matanda, no? May ipin o wala, sabi nila, no? Lahat may pangarap. Ang question is, may pangarap pa ba kayo? Yes! Yung pangarap nyo, buhay pa ba? Yes! Gusto nyo ba yung pangarap nyo matupad o panmanatiling pangarap na lang? Okay, may big question ako sa inyo ngayon. Sa ginagawa nyo ngayon, kung ano man yung source of income nyo ngayon, ito ba ay papunta doon sa mga pangarap nyo? Kasi kung hindi, kailangan yung humanap or makakita ng opportunity na pwedeng magdala sa inyo doon. Yes or no? Yes. Kasi kung hindi, masasayang at masasayang yung time natin, mangangarap lang tayo ng mangarap, pero at the end of the day, hindi natin siya makakukuha kasi hindi kayang i-provide nung ginagawa natin ngayon yung para makuha yung pangarap nyo. Tama bali? Okay, ito yung mga sample. No? Sports car. Pangalan po ba ito? Yes. Gusto niyo ba magkaroon ng sports car? Yes. Kahit traffic, masarap naka-sports car. Tama ba? Yes. Actually, this coming tawag dito, anniversary sa Philippine Arena sa May 14. Kung di ako nagkakamali. No? May 14. Ini-invite namin kayo doon. No? Sa lahat na nanonood, ini-invite namin kayo. Bakit? Kasi meron doon ipaparapol at ang isa sa mga ipaparapol doon, ito. Yung Mustang. Ford Mustang. Oh my God. No? At ang nakakatuwa, matagal na to sa ano ko. Matagal na to sa presentation ko. Pakiramdam ko, ako'y mabubuno. Yeah. So kahit pumunta kayo, palang ako na'y mananalo eh. Baka magalit yung audience. By the way, masarap magkaroon ng sports car. Ako personally, right now, nagdadrive ako ng sports car. It's a SRT Dodge. SRT. Iba yung pakiramdam. Iba yung pakiramdam, lalo na pag nagda-drive ka, dadaan ka, tatawag dito, dadaan ka sa mga estudyante, titignan ka. Sabi, ang gwapo. Akala ko ako, yung sakyan pala, yung mga gano'n. No? So, pero at the end of the day, yung mga nakikita mo lang sa TV, yung mga nakikita mo lang sa mga movie, ay na-experience mo na. Gusto niyo rin ba yon? Yes. Ito, pangarap ba to? Yes. Hindi yung basta bahay lang. Alam ko maraming Pinoy, pangarap ang bahay. Pero but the question is, yung tinatawag na dream house, is, naiimposiblihan pa ba kayo? Or posible na siya?
Once na pinakita ko po sa inyo yung In Global Business, makikita niyo na possible siya makuha sa pinakamaiksing panahon na kaya niyo, no? Sa iba pa pangarapin nila to 10 years, 20 years bago nila makuha. Pero using the In Global system or the In World system, kaya mo itong makuha sa loob ng 1 to 2 to 3 years lang. Kaya mo ma-provide yung mga pangarap na pinapangarap mo. O palakpakan natin yan. Masarap may ganito bahay? Gusto may ganito bahay? Yes. Tapos dalawa lang kayo mag-asawa? Di ba? Hindi mo maghahabol lang kayo? Nasasabihin mo, sasabihin mo sa wife mo, me, lipstick lang ang meron ako ngayon. Hanapin mo ako. Yung mga tipo gano'n, masaya yun, di ba? Maghahanap pang kayo, nasasabihin sa inang mister mo, ah, huwag ka mag-alala. Bakit? Ako nakarilo lang, di ba? ito, alam niyo itong pangarap na to? Pangarap na to? Yes. Ano ibig sabihin ng image na yan? Masayang pamilya. Plus, yung nagta-travel. Masarap mag-travel na kasama yung buong pamilya. Tama? Sometimes, yung pamilya, sinasama natin to sa mga dream natin or dreams natin simply because marami sa atin nasisira yung pamilya simply because sa kakapusan ng tama mali? Noong una, ang pagmamahalan natin, ang pangako natin sa mga sa church o sa Diyos na pagsasamahin sa hirap at aba, pambihira. Noong nagkaroon ng isang anak, tama ba? Medyo nakakaramdam na ng konti. No? Nagkakaroon na ng realization. Tatlo na yung anak. Kamusta na? Ah, ikaw na lang. Tama ba? Kanya-kanya na. Masarap magkaroon ng anak. Yes or no? Yes. Pero pag medyo kapos ka sa budget, medyo mapapatingala ka sa langit. At sasabihin mo, sana hindi ko muna pala ginawa ito. Tama ba? Yes, pangarap natin yung mga anak, pero pag nakikita natin nahihirapan yung mga anak natin, sometimes, yung sisi nasa sarili natin. Tama mali? That's why kailangan natin ng opportunity para yung ma-provide natin sa magandang sa anak natin yung magandang kinabukasan nila. Tama mali? Ang kahirapan, alam niyo po bang napapamana yan? Ang kayamanan, napapamana. Lalo na ang kahirapan. Ang question, gusto niyo bang ipamana sa anak natin yung kahirapan? Ako po'y hindi anak na mayaman. Ako po'y taga dito lang, malapit lang po ako dito. No, kung lalakarin niyo po yung diretso na yan, tutuntunin niyo po, meron dyan isang street, ang pangalan San Vicente Street. Ako po'y taga dyan. At kaunting panahon na lang, itatanggalin na po ang aming bahay dyan. Kasi po, hindi amin yung lugar na yan. Nagigets po, pero ano yung point? The point is, maaga ko na-realize na sabi ko, ayokong lumaki or ayokong mabuhay ng magiging mahirap. Because ang paniniwala ko, hindi ako nilikha sa mundong to para maging mahirap. Tama mali? Iisa ba Diyos natin? Huwag kayo mag-alala, hindi po ako pastor. Iisa lang ang Diyos natin. Kung ang Diyos natin, yung ama natin mayaman, dapat ang anak is? Ang question is, bakit may mahirap, bakit may mayaman? Kasi sometimes, may mga taong hindi lang aware sa tinatawag na opportunity. Mamaya madidiscover din po yan. The question is, sa dami nating pangarap, ito yung pinaka-big question. Ano yung mga paraan natin para makuha itong mga pangarap na to? Tama ba? Usually, para makuha natin mga pangarap natin, ito yung alam nating way. Tingnan niyo po ito. Mag-aaral ako mabuti, mag-i-enroll ako sa isang maganda, or mabigyan ko ng maganda edukasyon yung anak ko. Pag nakatapos siya, makakakuha siya ng isang magic papel. Alam niyo yung magic papel na nakapold na may ribbon? At pangarap ng marami yan, dahil pag nakuha niya yan, magkakaroon siya ng magandang trabaho. Tama ba? At pag meron siyang magandang trabaho, magkakaroon siya ng magandang income at matutupad din yung mga pangarap niya. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. Pero tigil muna natin yung mga pangarap na yan. Kasi, bumunta tayo dun sa tinatawag na katotohanan. Ano yung katotohanan? Na ang katotohanan, pagkatapos nating grow or pagkatapos nating mag-aral or graduate na tayo, malaking porsyento sa atin is papasok sa pintuan ng tinatawag na unemployed. O yung samahan ng mga walang trabaho. Tama mali? Ilang milyon ang graduate natin sa Pilipinas ang walang trabaho. At ilang milyon ang estudyante natin ngayon na nangangarap na paglabas nila ng eskwelahan is magkakaroon sila ng magandang
Ulitin ko, kung mag-iisip po tayo maigi, million po ang walang trabaho. Kung ako po ay estudyante, medyo mag-iisip talaga ako na matindi kung yun, million, walang trabaho, paglabas ko, paano pa ako? Tama po? Ito po, patuloy po itong lumalaki. Hindi lang po ito sa Pilipinas, even sa buong mundo. At pag nakakita kayo ng mga big, yung mga malalaking job hiring, sobrang dami rin po ang bumipila. Municipalities, mall, etc., etc., mga job fairs, libo-libo. At wala ka nang pakialam kung anong klaseng trabaho yan. Basta pagkakakitaan, papasukin ko na yan. Tama mali? May narinig na po ba kayo na graduate, nag-abroad, domestic helper? Walang masama sa domestic helper. Marahal po na trabaho yan. And the question is, sayang ang pinag-aralan kasi saan bumagsak? Nagigets po? Ulitin ko, walang masama sa trabaho pagiging DH because ang nanay ko is 13 years naging domestic helper. Proud po ako doon. Pero sayang lahat ng pinag-aralan kung hindi mo alam ito gamitin. Kung saan mo ito gagamitin. Tama mali? Meron kang makikilala, doktor, nag-nurse. Tama ba? Doktor, dahil in demand yung nursing, nag-aral ng nursing, yung doktor, nung pumunta sa stage, sabi, congratulations, doc, nurse ka na. Why? Simply because kulang eh. Oh, tingnan natin ha. At ang katotohanan, kung may trabaho ka ngayon, totoo bang masaya ka sa trabaho mo? May katotohanan na masaya? Kayo po magsasagot yan, hindi ako. Baka meron, eh meron naman talaga. Pero, iilan lang po yung nag-i-enjoy sa trabaho nila. Tama ba? At kung nagtatrabaho ka, kailan ka magpapahinga? Kailan ka titigil? Sabi nila, kaya ako nagtatrabaho para tustusan ng mga pangangay langan. Ang pangangay langan po ba tumitigil? So, hindi ka rin pwedeng tumigil. Tama mali? Oh, eto ba? At kung may trabaho ka, kamusta naman ang because yung savings, ito yung magpo-provide sa'yo sa future. Ito yung magiging gateway mo sa future. Sabi, pag maganda ang savings, maganda ang maliit ang savings, maliit ang walang savings. Yan, uwi kayo mamaya, tanungin nyo po yung sarili nyo at tanungin nyo yung mister nyo. O tanungin nyo yung mga nagtatrabaho sa bahay nyo, kamusta ang at huwag nyo nang sasagutin, aho, wala kang future. Huwag mong kaganoon eh. Magagalit yan. At least alam mo lang sa sarili mo na, uy, totoo nga yung sinasabi ng speaker. Ang problema natin sa Pilipinas is hindi opportunity. Alam nyo ba yon? Ang problema sa atin sa Pilipinas is financial awareness. Alam nyo ba ibig sabihin ng financial awareness? Kamulatan pagdating sa pera. Marami sa atin hindi natin alam, hindi na tawag na source of income. Okay, bigyan ko ngayon ng konting preview. Alam niyo bang meron tayong apat na source para kumita ng pera? Alam niyo po ba yon? Andiyan ba kayo? Yes. Alam niyo bang may apat? Una, pwede kang mag-empleyado. Ito yung papasok ka ng 8 hours. Tama ba? Yung sumunod naman, ito yung self-employed. Alam niyo self-employed? Yan yung mga ahente. Yung mga walang boss, yung hawak nila yung oras nila, karpintero, yung mga tipo, ano pa ba yung mga ano? Doktor, may doktor kasi na self-employed eh. O ano pa ba? Sari-sari store, self-employed po yan. Hindi pa yan nakakategorize as traditional business eh. Kasi nandun ka ba? As long na ginagamit mo yung lakas mo, tama ba? At oras mo, nandun ka pa sa self-employed. Ano ang maganda sa self-employed kesa sa empleyado? Walang boss. Tama ba? Hawak mo yung oras mo. Tama? Ayan. Ito, hindi kailangan mong trumabaho. Sumunod, isyo tinatawag natin na business. Ano maganda sa business? Wala ka rin boss. Tama ba? Wala ka rin, hawak mo rin ang oras mo. Plus, may chance kang maging multimillionaire once na napalaki mo yung negosyo. Tama ba? Ano pinagkaiba ng self-employed sa business? Sa self-employed, hindi ka pwedeng dumami yung trabaho. Hindi ka pwedeng pumuno ng trabaho kasi meron ka lang 24 hours. Tama ka? Sa business, pwede mo paramihin yan. Ibig sabihin, kung hindi mo na kayang maglinis, kumuha ka ng tagalinis.
Tama ba? Kung hindi mo na kayang bilangin yung pera, kukuha ka na ng tagabilang ng pera. Ibig sabihin, napaparami mo yung sarili mo dito. Tama? Dumarating sa punto na hindi ka na nagtatrabaho, pero kumikita ka pa din ng pera. Yan yung advantage ng nagninegosyo. Ano disadvantage dito sa dalawang to versus sa business? Pag tumigil ka ditong mag-work, titigil din ang kita. Nagigets po? Napansin niyo ba yon? Yes. Abogado, magaling na abogado. Yayaman hindi. Magaling na abogado, yayaman hindi. Depende. Kasi kahit anong galing mo, kung wala ka namang kliyente, nagigets po? Because kailangan yung service mo na po-provide mo. Next, investment. Yan. Siyempre, hindi natin masyadong pag-uusapan ng investment kasi nasa huling part na siya ng pagpapalaki ng pera. Investment, dito dumarating yung time na yung pera mo nagtatrabaho na lang para sa'yo. Bigyan kita yung example. Kung meron kang 10 million sa banko, 10 million na pera, at mag-i-interest siya ng mga 5%, ilan ba yung 5% niya? Alam niyo ba? 50? So, meron kang 50,000 a month. So, kailangan mo ba magtrabaho? 50,000 a month. Mabubuhay ka na? Yes. Yes! Meron nga ako kilala eh. 8,000 lang ang kinikita buwan-buwan. Apat ang anak. Nabubuhay eh. Yung iba nga dalawa pa pamilya, ganyan lang ang kinikita eh. Iyan pa kaya? Tama ba? Anong pinagkaiba ng dalawa? Ito, hindi na nagtatrabaho. Kasi kinukuha na lang niya yung interest at nabubuhay na lang siya. Sa dalawang to, kailangan nilang pagtrabahuan magiging 50,000. Tama? Ano gusto niyo ngayon sa apat na yan? Yes. Ito yung talaga. Ako po, nag-start ako dito. Nag-empleyado po ako for how many years. Naging manager ako ng isang kumpanya. Then, na-realize ko, nasabi ko, sayang naman yung talent, gamitin ko na lang. So, nag-self-employed ako. Nag-business ako ng computer. Nag-business ako ng loading, nagtinda-tindahan ako kung saan-saan, nag-ahente ako. So, naging ano po okay, para naging jack of all trades po ako. After that, nung na-enhance yung skills ko dito, pumasok ako dito. Kasi natutunan ko dito na masasayang yung lahat ng effort, tatanda ako dito na hindi ako yayaman. So, nagpumasok ako dito. Ayan, kaya dito ako na-involve sa Inglobal. Ayan. Then, after that, nakumita ako ng malaki, pumunta ako dito. Then my goal is, ang edad ko po ngayon is 36 years old. Ang goal ko po at the age of 45 years old, tapos na po ako magtrabaho. Lahat ng pera ko napupunta po dito. Lahat ng kinikita ko. Right now, para may idea kayo, nasa 7 digits po ako monthly. Wow! Yung 7 digits, kumapasok dito. Kahit lang sabihin mo hindi 7 digits eh, 500 na lang. Yung 500,000 kumapasok dyan. Because my goal is, at the age of 45, retire na po. Mag-aaral yung anak ko, may tatlo po akong anak. Alam niyo po bang sa college, bumilang ka ng ilang years ngayon, pagdating ng college ng anak ko, ang anak ko ngayon 8 years old. Malayo pa po bago siya mag-college. Sigurado yung most ng mga magulang, hindi to iniisip. Iisipin ito pag nandyan na. Alam niyo po ba kung magkano na magpapaaral ng college after ilang years? Yung 8 years old ko ngayon, kailangan niyang maglabas para makatapos siya ng college ng at least ng 3 to 4 million. Ateneo, Lasal, UST, UP, etc. Kailangan naman ganyan. Because lagi niyo tatandaan, hindi naman po pababa ang ekonomiya. Pataas po ang ekonomiya. Ang bilihin po natin, alam to ng mga mas matatanda sa akin, wala kayong mababalitaan ng asukal, bumaliktad. Ang gasolina bumaliktad. Wala kayong makikitang ganyan. Pamasahin na lang po dito si mga purong taga Valenzuela. Ayan, yung iba. Ako, purong taga Valenzuela po ako eh. Hindi naman, cyborg. Sa hap-hap. Naabutan ko pa po, noong ako po ay bata pa, 150 lang ang jeep. Magkano jeep ngayon? Nakita niyo po ba yung diferensya na yan? Ilang taon lang yan? Tama? Dati, wala namang coke sakto. Tama ba? Bilang kayo ng ilang years, milalabas, coke kulang. Hindi naabot eh.
Aantayin niyo pa ba yun? Ang iniinom niyo, puro kulang na lang. Kukulang, bakit? Ito lang, sakto lang yung ano, kulang yung budget eh. Nagigets? Our problem is financial awareness. Ano ibig ko sabihin? Sino mga nagpapaaral dito? Sino mga nakaranas ng mag-aral na lang? Ayan. Elementary, high school, college. O huwag na natin isama yung college kung hindi pumasok yung iba sa college. Wala elementary, high school, and college. May pinag-usapan ba doon tungkol sa pera? Wala. Paulit-ulit, elementary, buhay ni Rizal, pinag-aralan. Nung high school, inulit. Nung college, meron pa din. Nung lumabas ka ng school, hindi naman itatanong sa interview kung ilan ang asawa ni Rizal. Ilan ang girlfriend. Wala kang kikitain sa buhay ni Rizal kahit ikwento mo kahit kanino. Hindi ako galit kay Rizal. But the question is, ilan taon mong ginugol? Pero pansinin mo, paglabas ng school, masakit man tanggapin, pasensya po. Kung matalino ka, okay lang. Pero mostly nang lumabas sa school, bobo sa pera. Bakit ko alam? Isa ako dun eh. Wala akong alam sa pera nung paglabas ko. Ang alam ko, ito. Paglabas ko sa eskwelahan. Maghanap ng... Walang masama dito. Walang masama dito. But, kung problemato ka na sa pera, bakit nananatili ka pa dito? O, tingnan niyo po yung mga susunod na slide. Sabi, kilala niyo po ito? Hindi. Pero sigurado kilala niyo sila Gerald Anderson, Yolo Pascual, yung mga ganyan, no? Boy Abunda. Tama ba? Itong mga taong to, yung mga sinabi ko, never magpuprovide sa inyo to ng awareness tungkol sa pera. Pero patuloy natin pinapanood. Itong taong na to, ang daming libro nito sa national bookstore o sa mga bookstore, binibenta ng mura, pero hindi natin binibili o hindi natin pinapansin, pero kaya tayong bigyan para tumalino tayo pagdating sa... Sabi niya, Mr. Robert Kiyosaki, even sa YouTube, makikita nyo kung wala kayong pambili ng mga libro. Most people never get wealthy simply because they are not trained to recognize opportunity in front of them. Never tayong tinrain para makakita ng opportunity sa harap natin. Mostly sa atin, bulag pagdating sa pera. Ibigyan ko ng sample. Graduate ng nursing. Tama ba? Maganda ba yung kinuha course? Yes. Walang trabaho. Sabi nung nanay niya, dahil wala kang trabaho, magtinda ka muna ng sagot gulaman sa harap para meron tayong extra kita. Ang tanong, gagawin hindi? Hindi. Karamihan? Bakit? Because sayang naman. Sabi ng nanay niya, para hindi masayang, suot mo yung puti mo, damit, at magtinda ka sa labas. Gagawin hindi? Hindi. Bakit? Pride or ego. Diyan kayo ng sample, magkano ang kita ng isang regular na empleyado sa labas? Ha? Kanisang araw? Or? Oh, huwag natin lagyan ng putan. 500 na. Pwede na ba yan? 500 na natin sa ganda natin. Kunyari, mabait akong boss. 500. Meron ba yan? SSS, tax, pag-ibig. Tama ba? Bond, etc. etc. So, pag hawak mo yan, hindi na 500 yan. Tama? Pero, kunyari, 500 na lang. Meron isang magtitinda. Nagtitinda siya ng fishball. Magkano kaya kinikita ng isang nagpipisbol? Kung alam nyo, wala kayong idea, 800 pesos. Magtataho, alam nyo kung magkano kinikita niya? Same, 800 to 1,000 pesos. Nagtitinda ng barbecue, alam nyo kung magkano kinikita? 1,000 to 1,500 pesos. Alam niyo yung mga kwek-kwek? Yung pugo? Yes. Yung mga kakanin na tinutusok-tusok? Magkano kinikita nila? Alam niyo kung may idea kayo? 1,000 to 2,000 pesos. Ngayon, tignan niyo po yung diferensya ng mga to versus dito. Ano yung point ko? The point ko is, merong ibang source na malaki ang kita, bakit ka nagtitiis dito? Bakit ayaw mong gawin? Nakakahiya eh. Ano ba nakakahiya? Yung kita o yung trabaho?
Nagigets niyo po? Ako po, wala akong pakialam kahit magtinda ko ng kwek-kwek. Tama po ba? Basta ang kikitain ko ay mas malaki sa kikitain ng iba. Tama ba? Kasi pagdating sa labanan, parang sa karera yan, sa kasasakay, sa mabilis o sa mabagal. Nagigets po? Okay, now. Uli, ayan nga yung sinasabi ni Kiyosaki. Na-train tayo para hindi makakita ng opportunity. Ito pa, tingnan niyo po ito. The main reason people struggle financially because they have spent years in school but learn nothing about. Ito yung sinasabi ko kanina. Nag-spend ng mahabang panahon sa eskwelahan pero hindi natuto tungkol sa pera. The result is that people learn to work for money. Natuto tayong magtrabaho para kumita ng but never learn to have money work for them. Never natin natutunan yung pera magtatrabaho sa atin. Tama mali? Pag tinignan mo, bakit kahit ka ng tayod? Naku bro, kailangan kasi kumita ng pera. Walang masama. Pero pag inabot ka na ng 20 years kakakayod, parang medyo questionin mo na yung nangyayari sa'yo. Tama? Oo. Sabi ni Robert Kiyosaki pa rin, bakit? Favorite ko yun eh. Pag pumunta kayo sa bahay ko, dami ko librong Kiyosaki mo. An intelligent person hires people who are more intelligent than he is. Yung matalinong tao daw, humahanap daw siya ng taong mas matalino sa kanya. Mostly ng graduate natin, pagka-graduate sa school, ano ang unang ginagawa? Pagka-graduate. Gagawa po yan ng isang papel na merong litrato at lalagyan niya ng lahat ng bagay na magaganda sa kanya. Tama? Ang tawag natin dyan, resume, curriculum vitae, ano pa ba? Biodata. Tapos ang gagawin natin, ipapadala natin yan sa mga kumpanya. Sa madaling salita, binibenta natin yung sarili natin. Tama ba? Tama ba yung description ko? Tama yung explanation ko? Binibenta natin yung sarili natin? Once na ikaw ay napili, i-interviewin ka. Lahat ng mababaw mo tungkol sa'yo, ikukwento mo. Never mo ikukwento, tamad po ako. Engot-engot po ako. Tama ba? Sasabihin mo lahat para matanggap ka. Tingnan niyo po kung bakit hindi tayo mayaman. Ang tanong, bakit hindi ka, sasabihin mo dun sa ano, nag-interview sa'yo, sir, tanggapin niyo po ako, isa po kong napakalaking bobo sa eskwela namin. Tatanggapin ka hindi? Yeah. Bakit? May sasabihin talaga, eh, pambira ba't kita tatanggapin? Tama ba? Pero pag nakita yung credential mo, mas matalino sa akin to, ah. Kukunin ko to. Tama ba? O, pansinin niyo po yung mga malalaking negosyo. Sino yung mga nasa top nila? Iba yun yung mga kinukuha nila na mas magagaling kaysa sa kanila? Pansinin niyo kayo po, mas masipag kayo kaysa sa boss niyo. Tama ba li? Ayan ha, kayo, uungan, no? Ano nangyari? Ako po, ito yung isang realization. No, ako po, after a seminar, sabi ko, pambira. Ako yung nagpatakbo ng tatlong branch namin. Minsan lang ako makita ng boss ko. Makikita ko lang ang boss ko kapag hindi ako kumota. At merong PI. Alam niyo yung PI, di ba? O, talagang ni mura. Ba't hindi ka kumota? Ang isang store ko, kumukota ng 7 to 9 million, eh, isang store. Ang sahod ko po, nasa 30,000 naman. Malaki pala yun. Ang pinapasok ko ng pera, nasa 27 million. Malaki-mali eh. O na, alam nyo na. Ang naiintindihan nyo yung malaki-mali eh. Pag hindi pa kumota, may mura pa ako nyan. Nagigets po? Now, tingnan nyo po ito. If you want to be rich, kung gusto mo yumaman, you need to be financially literate. Ang good news, yung pagiging matalino sa pera, or para maging matalino tayo sa pera, available po siya matutunan. Pwede natin siya matutunan sa Google, pwede sa YouTube, pwede kang bumili ng libro, pero mahihirapan kang makita to sa school. Sabi ng iba, Chris, yung anak mo nag-aaral ba? Kasi baka sabihin mo, ako po yung isang tao na nagpo-promote na huwag mag-aaral yung mga anak niyo sa school. Hindi po gano'n, yung anak ko nag-aaral din po sa school. Pero at the end of the day, my mindset sa anak, hindi eskwelahan ang magdi-dictate sa'yo para gumanda ang future mo. Nagigets? Hindi po ako pinakamatalinong bata sa eskwelahan namin. Hindi po ako pinakamatalino, hindi po ako pinakamasipag, hindi po. Pero paglabas sa school, isa po ako sa pinakamadiscarding tao dun sa loob, sa batch namin. Nagigets po? At malakas ang loob.
The richest people in the world do spore and build. Pakilakas niya po. Network. Everyone else look for? Job. Tingnan niyo po ito ha. May papakilala po akong mga tao sa inyo. Kilala niyo po si Henry C? Yes. Okay. Mayaman ba siya? Yes. Si Henry C, para may idea po kayo, siya po yung may-ari ng SM. SM. Ang SM, yung isang SM, yun ba kinikita niya? Yes. Ang tanong, ilan ang SM? Ha? At patuloy pa siyang dumadami. Ang tawag po dito, networks. Meron siyang video. Sa video po ba, milyon na kinikita niya? Yes. Isang video pa lang. Ilan ang video? Marami. Marami. Ang tawag po dyan, networks. Meron din sa isang negosyo, SMTC. Yung mga condominium. Ibig sabihin, real estate. Marami po ba? Yes. Milyon ba kinikita? Yes. Ang tawag din dito is networks. Maliwanag po? Kilala niyo po si Lucio Tan? Si Lucio Tan, isa sa pangatlo yata to sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Isa sa mga pag-aari niya, Fortune Tobago. Alam niyo Fortune Tobago? Yes. Sigarilyo. Sa Fortune Tobago, meron siyang manufacturer, meron siyang dealer, meron siyang retailer, wholesaler, meron siyang retailer. So, ang tawag niya dyan, network. Meron din siyang Philippine Airline. Marami ba siyang store ng Philippine Airline? Marami ba bumibili ng ticket? Yes. Ang tawag niya dyan, networks. Ano pa ba business sa Ilocio Tan? PLB. Yan. Marami bang PLB? Milyon na kinikita? Lahat na nag-build ng network, pansin niyo lahat ng multi-millionaire, billionaire sa buong mundo, may tinatawag na networks. Sa mga mahihirap, anong tawag nila sa networks? That's why hindi tayo yung mayaman. Kasi sa mahihirap, ang mindset nila sa network, sa mayaman, ang mindset nila, kailangan magpalaki ng magpalaki ako ng network para yumaman ako. Tinuturo sa school? Subukan yung tanungin yung teacher nyo, sasabihin ng teacher nyo, ay, scam yan. Tama ba? O tanungin nyo ngayong kabuhayan ng teacher nyo, ay, na-scam siya. Pasensya po, ha? Kasi at the end of the day, kaya ako po ito sinasabi, masakit ito, pero at the end of the day, magiging aware po kayo, pag-uwi nyo sa bahay, isa na katotohanan, masakit talaga. Pero once na pag-uwi mo, na-realize mo, meron kang change na gagawin. Ito po ako, nung nag-start po ako way back 2005. Ito po yung itsura ko, tinamaan na naman. Nung nagsiseminar ako, lagi tinatamaan yung mukha ko eh. O, ito po ako. Way back 2005. Anong year na ngayon? 17. Magto-12 years. Ito po si Doc Ed, yung may presidente ng kumpanya. Ito yung vice president ng finance. Ito po si Marco Maliari. Tatlo po kami nag-seminar noon. No, nag-attend. Ito po ako. After ko magtrabaho, may bilog po. Huwag po kayo mag-alala, bakit madilim? Nung time na yan, yan na po yung pinakamalinaw na cellphone. Wala pa pong 10 megapixel noon, no? Parang 5 yata yan or 3 megapixel. Ito po yan. Alam niyo po kung anong oras po yan? It's 2 a.m. ng madaling araw. Bakit ganyan, Chris? Kasi lumalabas po ako sa trabaho mga 10 p.m. to 11 p.m. So kaya ko lang gawin yung negosyo na to after magtrabaho. Sakripisyo po ba? Yes. Yes. Sobrang sakripisyo. Pero at the end of the day, ang nagbenepisyo, ako. Tama ba? Yeah. Tingnan niyo po ito. After ilang months, siguro ma after 10 months, nabili ko po yung brand new car ko. O, palagpakan niyo naman. Bakit ko po ito sinare? Para makinggit, hindi po. Because after 10 months ko siyang ginawa, nagkaroon ako ng resulta. Nagtrabaho ako ng ilang taon, kahit gulong, hindi ko po naranasan. Tama ba? Pag nagtrabaho kayo, gulong muna. Ayan. Pasok mo sa bahay mo. Oh, hindi mo yan. Dahil huwag ka mag-alala, susunod apat na yan. Isa-isa lang.
Oh, ito, ano, nabili ko ito, 2000, hindi ako nakakamali, 2006 of mga September, mga ganyan. Or, basta, makikita nyo naman po sa itsura ko, hindi bagay sa kotse ko yung itsura ko. Mukhang haggard. O, mukhang pagod, kasi talagang grabe ako magtrabaho po nun. At that time, nag-resign na po ako sa trabaho. Nung pumalo po yung check ko ng 30,000 naman, nag-resign na po talaga ako. Kasi sabi ko, kailangan ko lang mahabol yung kinikita ko, then mag-resign ako. Nagigets po? Yan. Pagka-resign ko, syempre, dinala ko dun sa grupo ko. Yan. Sa Baguio po ito. Sila yung una. Kasi pinagpasalamatan ko sila, kundi dahil sa kanila, pagtitiwala nila, hindi ko mabibili yung sasakyan. Tama bali? Hindi po tumagal ng 24 hours sa bahay namin yan. Paglapag, after kinabukasan, biyahay akong Baguio. Liwanag? Then, makikita niyo po, syempre, dahil nagka-resulta, dire-direcho kasi lumaki na yung organization. So, papansin niyo, kahit sa tubig, sa bundok, tama ba? Nag-i-invite po ako or humahataw po talaga ako. Then, nakuha ko yung award ko. First award ko sa AIM is sa home country. And this is my first time na tawag dito, sumakay ng aeroplano at makarating sa ibang bansa. At isa lang masasabi ko, Hong Kong pa lang ito. Alam kong kaya niyo itong puntahan. Pero iba kasi yung pakiramdam ng first time. Tama ba? Iba yung pakiramdam mo. Sa sobrang tuwa ko, akala ko po, ito na si Mickey Mouse. Hindi pala. No? Ayan, no? So, ayan. Yes, sila Doc Ed. Ayan. Dumikit to. Napansin nyo? Dumikit si Doc Ed sa akin. Ay, hindi. Si Doc. Ako pala. Pag-uwi ko po ng Pilipinas 2007, bumili po ako ng pangalawang sasakyan ko. Let's, what does it do? No? Ayan. So, papansin nyo, medyo pumasyon na yung kulay ko, pero baduy pa rin po yung forma ko. Akala ko po, uso na po yan, no? Pero then, ang gusto ko mangyari sa inyo, papansin ninyo, short lang yung time, nagkakaresulta agad. Tama? Tapos po niyan, nahit ko uli yung another incentive ng company, the US trip. Yan, so, maalala ko po, Las Vegas, LA, Los Angeles, tawag dito, San Francisco, tsaka Utah, USA. So, apat na state, dalawang linggo, nasa US ka, walang trabaho, wala akong ginawa, kundi dalawang linggo mamasyal. Imagine niyo po yung dalawang linggo ka namamasyal. Pag uwi mo ng Pilipinas, kalahating milyon pa rin checking mo. Pakinigitan mo. Pag uwi ko po, syempre, ayan po, pag uwi ko, may kasama na po ako. Sabi ko, sino ba? Hindi, asawa ko po yan. So, nakilala ko po yung asawa ko sa Inglobal din. So, lahat talaga sa loob ng Inglobal. Then, bumili na rin ako ng pangatlo sa sasakyan. Plus, nakabili na rin po ako ng sariling bahay. So, po, although maliit pa, pero pwede na. Sa punto natin sa loob ng maiksing panahon, nagbabago nang mabilis magbago. Tama ba? Yan. Plus condominium. Yan ang po yung sinasabi ko. Nakabili po ako, nakalipat po ako. Nag-asawa na rin po ako niyan. Ito po. Sabi ko, ang lalaki, dapat ang kapartner ay babae. Kasi dati puro lalaki pa partner ko. Sabi ko, babae naman, try natin. So, then, na-hit ko ulit yung another second US tour ng company. So, pangalawang US trip. Yan, maranasan niyo po talaga yung yellow. Nagdala po ako niya ng pang, ano, yung mga nata di Coco. Pinipi. Yan, mga ganun. Nung kinalo ko, hindi pala bagay kasi maalat pala yan. Ayan, the Las Vegas. Pinakamagandang experience ko po ito. Kasi makikita niyo po dyan sa mga kalalakihan. Iba po talaga pag nasa Las Vegas ka. Iba po talaga. Ilang kaya ko sabihin, no? Ayan. Pag-uwi ng Pilipinas, bili ako ng another sasakyan pick-up kasi ginamit namin sa traditional business kasi nagbukas na rin po ako ng traditional yan. Ayan, no? So, papansin ninyo, natuto akong kumita ng pera plus natuto kang magpalago ng pera. Next, pumili po ako ng another isang exclusive na condominium. It's a mid-rise na kakaunti lang yung nakatira na tahimik yung paligid nyo. Yan po. Siyempre, may swimming pool. Tama ba? Yung masarap na yung takbo ng pamumuhay. Alamin po ba sa condominium namin kung magkano isang parking? So yung malaman? Parking pa lang, 700,000 na. Parking pa lang. Meron po akong dalawang parking. Yung bahay pa po, kung maalam nyo lang kung magkano. Parking pa lang yung sinasabi ko. Magigets po. Okay. Then, binila ko po yung asawa ko ng Montero. Puti. Kasi yung idol niya, bumuli ng puting SUV. Sabi niya sa akin, di, pili mo din ako. Sabi ko sa kanya, nangungulit ka na naman. Kunin mo yung wallet ko, punta tayo doon. Okay ba yun yung mga ganun? Kasi ayaw mo na kinukulit ka eh, di ba? Naasam ka, di yan.
Then, ito po yung latest ko. Bumili po ako ng sports car. It's a SRT Dodge. Ito po yung ginamit sa Fast and Furious 5, 6, and 7. At sa 8, ginamit din siya. No? Yan, yan. Bala ko po siya dapat dali kasi walang parking. Kaya hindi ko po siya binitpit. Actually, ngayon, nag-grab taxi lang po ako. Sa dami ng sasakyan ko, nag-grab lang po ako. Sabi ko. Joke. Nakisakay ako kay Ryan. No? Yan. So, yan yung experience. Alam niyo po ba kung ano yung pinakamabilis kong tinakbo? That's 230 plus. 30, hindi ako nagkakamali, mga 32 or 35 kilometers per hour yung tinakbo nito. Sa S-Tex. Hataw talaga. May iiwan yung kaluluwa mo. Sabi ko, habol ka naman. Now, this is my income way back mga 2 years, 3 years ago. Pinicturean ko siya. After that, hindi ko na pinicturean. Yung isang account ko nasa 11.7M. Yung isa nasa 31.4. Yung isa nasa 46.5. Tatlong account. Meron po ako 7 account. 7 po yung account ko. Liwanag po? So, tatlo pa lang yung pinakita ko. At ito po ay mga 2 years ago pa. Liwanag? Okay. Kung gusto nyo malaman yung latest ko, pwede ko po i-share mamaya para makita nyo po. Ito po? Okay. Simple lang. Paano po siya ginawa? Business opportunity, Doc, pwede pa i-screen ng isang PowerPoint ko. Thank you, Doc. Ayan. So, gusto niyo ba ng ganong klaseng resulta? Yes! Palagay niyo sa ginagawa niyo po ngayon sa trabaho niyo, yung resulta na nakita niyo, mangyayari po ba sa inyo yun? Yes! Sa ginagawa niyo? Sa 500 pesos per day? Ha? Yes! Kahit mag 1,000 tayo eh! Ha? Niloloko nyo ba ako? Parang pinagtitripan nyo ako ah. Okay. O palakpakan natin si Global Gamer. Itong video presentation na to, itong live na to, it's a special kasi usually we tawag ito ang seminar namin is the global package. O yung seminar namin na 12,980 na package. Ngayon, ang ipipresent ko po ngayon at first time sa Facebook Live is the 6980 program. Palakpakan po natin yan. Ibig sabihin, kayo na nanonood at kayo na nandito, malalaman nyo paano kumita ng, tawag dito, ng 1 million a month sa halagang 6,980 lang ang kapital. Palakpakan natin yan. Ha? Ang tawag po natin sa program na yan, ito po yung global package. So yung global package po natin, meron pong product worth po yan na 9,300. Ulitin ko po, makinig po. Ang capital is 6,980. Ang makukuha nyo na products is hanggang 9,300 pesos. So palakpakan po natin yan. Ano ibig sabihin? Kung hindi ka pa nag-uumpisa, panalo ka na. Yung package na yan, may tatlong, may apat na C24, plus meron siyang kerlip na patch, no, yung mga in-explain kanina ni Doc, plus mamaya, meron pa tayong raffle para ma-experience yung mga other products natin. Sa lahat na nandito, no? Yan. Kasama po niyan, meron tayong online negosyante basic training. So, ibig sabihin, magtuturo po kami sa inyo sa mga magme-member ng 6980, paano gawin yung negosyo gamit ang Facebook. Malibanag, meron din po siyang insurance. O, palakpakan niyo po yan. Meron din po siyang scholarship program. O, palakpakan niyo po yan. At meron din po siyang 25% discount, 25 to 50% discount as a member. Plus, meron din po siyang, tawag dito, website para ma-monitor niyo po yung negosyo. Yan po yun. Meron tayong website. Meron din po tayong personal online store. Yan, so nandiyan po yan sa website. At potential na pwede tayong kumita, na sorry, hindi ko po na-edit, 520,000 pesos a month. Palakpakan mo natin yan. Okay, imagine niyo po ha, kalahating milyon, buwan-buwan, no? Okay. Ay, hindi ko po na-edit. This is 20,000 pesos. Sorry, hindi ko na-edit. Yan. So, daily income. Paano kumita? Tingnan niyo po ito. Marketing plan. Number one, pwede po tayong mag-retailing online. Alam niyo po ba yung retailing online? Sino po dito yung mga may Facebook? Taas ang kamay. Sino? Huwag po kayo mahiya. May Facebook. Ayan.
Ang Facebook po ba ginagamit? Yes. Ginagamit niyo po ilang months, ilang taon na kayo nagme-Facebook? 1 year, 2 years, 3 years, o may 5 years pa. The question is, may natatandaan po ba kayo sa Facebook nyo na kumita kayo gamit ang Facebook nyo? O, tinitignan nyo lang yung Facebook nyo panchismis? O, ako po, ang Facebook namin, kami mga taga-in global, simple lang. Marami kaming friends. Kunyari ako, meron akong 5,000 friends. O, ipopost ko lang po ito, kasama yung details nito. Ito po yung burn, yung pagpapayat. Palagay nyo, sa 5,000 friends ko, meron bang gusto magpapayat? Yes! Yung talagang kahit ano gagawin niya, pumayat lang siya. Yes! Yung kahit anong inumin, iinumin, pumayat lang siya. Yes! Eh what if nag-post ka, napanood niya? So may kita ka na kagad dito. Ang tanong, nagbenta ka ba? Nagbenta ka ba? Hindi. Ano lang ginawa mo? Nag-explain ka ba? Hindi. Kasi magbabasahin naman niya yun eh. Tama ba? Ang tatanong na lang sa inyo, paano bumili niyan? Saan mabibili yan? Tama ba? At magkano yan? Yun lang. Tama ba? Eh, araw-araw nagpo-post ka. Araw-araw pwede kang kumita ng sa burn pa lang. Oh, ito ay pampapayat. Meron po ba kayong kilalang taong gusto magpaputi? Tama ba? Tingin lang kayo sa paligid nyo. Mukha bang kliyente yan? Ipo-post nyo lang. Gamit yung mga photos, yung mga picture, ihingi lang kayo dun sa mga tao na invite sa inyo kung ano yung mga ipo-post. Post ka lang, oh. 3 times a day ka mag-post, magugulat ka. Pwede kang kumita ng pera gamit ang Facebook mo. O, palakpakan natin yan, ha? Meron din tayo, alam niyo po to, ito, isa sa mga favorite ko to eh, yung copy scrub mask. Alam niyo yung copy scrub mask? Ano po to eh, para siyang bago ka maligo, ipapahid mo to dun sa mga cellulites. Alam niyo po yung mga nanganak, yung merong ano, tawag doon? Stretch mark. Yung may mga bakat ng ano, ng tiger. Ano yan? Kamot, ayan yan. Di ba, pag after mga anak, may mga, oh. Gamit ito, pinapahid mo siya, medyo mainit-init po ito. Kasi coffee eh. Wala naman kayong coffee malamig eh. Kaya coffee, no? Ang corny ng joke ko. Hindi nakuha. So, pahid mo siya, after ilang minutes, babanlawan mo siya, sasabay mo lang, magugulat ka. Yung kamot nandyan pa din, yung bilbil wala na. Unti-unting mamumuti or magpipade yung kamot nyo. Alam nyo yung cellulites? Yung parang sobrang taba yung tawag doon? Nagkukurba-kurba yung... Ha? O yung parang, di ba yung sa mga banda dito yan eh. Pag tumataba, tapos yung... Basta hindi makinis yun eh. Pag ginanon mo, parang rap road. Ayan, gamit yon yung produkto na yon, the copy scrub, ay, gamit mo everyday. After mga 30 days, 2 months, ah, magugulat ka. Para ka ng ano, para ka ng kutis ni Kim Domingo. Wow! Mahalo, di ba? O, lalo na yung mga may asawa. Sino dito may mga asawa, mga babaeng may asawa na? Kailan ba, kailan huling hinawakan ng mister nyo yung ganon? Ha? Ha? Sabi kasi ng mister mo, oh, parang probinsya to ah. Kailan kayo magiging Maynila ito? Oh, meron din tayong copy. Oh, meron din copy na kakapaya. Oh, ibig sabihin, habang nagko-copy, nag-burn at nalulus yung, ano, nag-burn yung pads mo. Meron din tayong juice na pampapaya. Tama ba? Isa sa mga gusto kong product to kasi malaki yung market ng mga pampapayat eh. Tama ba? Mamahal pa sa atin, affordable, maganda sa market. Palakpakan natin yan. Yeah. Oh, hirap ba kayo maghanap ng multivitamins ng anak nyo? Ayan o. Meron tayong candy porn. Ibig sabihin, para lang siyang candy, meron tayong ganito. At natural. Tama ba? Oh. Yung mga tiki-tiki, ito na yung ipalit nyo. Ha? Oh. O, palakpakan natin yan. So, pwede kang kumita ng 25 to 50%. Ang maganda sa atin, wala tayong kota. Ibig sabihin, hindi mo kailangan bumenta araw-araw. Kung kailan mo lang gusto. Tama ba? At hindi mo, ang lagi nyo tatandaan na, sa direct selling, hindi mo kailangan maging magaling sa pagbebenta. Kailangan magaling, masipag ka lang mag-post at mag-add ng new friends. Sabi siguro ng iba, Chris, kasi ang friends ko mga 100 lang. Ay, ngayon everyday mag-add ka 100. Sino naman i-add? Kahit sino, i-add mo lang.
Tama ba? That's Facebook marketing. Mag-add ka lang ng mag-add. Ang technique, bibigyan ko ng technique. Gusto nyo ng technique? Yes! Oh, kunyari, friends kami. Sino ba? Ito si ma'am, friends kami. Ma'am, member ka na namin? Ay, member. Sino ba hindi ma'am member? Ayan, ayan, si sir. Sir, kunyari, ilan ang friends mo? Wala kang friends? Nag-Facebook ka pa. Ilan nila? Four? Ha? 500? Palakpakan natin, 500 friends. Ang gagawin ko sa kanya, papasok ako sa friends list niya. Makikita ko yung mga friends niya, tama ba? Hahanapin ko dun yung mga bilog yung mukha, yung mga may sobrang dito. I-add ko yun. I-add ko. Ang bilis kaya to market ito, may sobra bilbil dito. Yan, ganyan lang. At na. Tapos, pangalawa, pipiliin ko yung mga medyo ang kulay-kulay kape. Yung mga kulay may choco, yung mga ganyan. I-add ko to, ito. Kasi, pag nag-post ka, sigurado makikita nila yon. Tama mali? Ang tawag doon, Facebook marketing. Madali mahirap. Sa panahon ngayon, kailangan mo lang mag-i-aware para alam mo paano kumita ng malaki. Sa C24/7, alam nyo ba magkano kikitain? Pwede kang kumita ng 930 pesos kada box. Oh, kita niyo po yun, ha? Ay, 300. Sobra. 330. Ilang bugat yun ba? 330 pesos per box. O, kung nakakabenta ka ng isa kada araw, multiply mo sa 3, meron kong 9,000 pesos, 9,900 pesos, extra income. O, di ba naalala niyo, sinasabi ko kanina, savings? O, isave ko na yun sa banko mo. Ubusin mo na yung kinikita mo sa sahod mo, pwede na ito, pwede na. Kung ayaw mo na, gusto mo, maglagay kay aircon. Tama ba? O, ganun lang kasimple yan, para lakihan mo yung gastos mo. Sumunod, yung tinatawag natin na direct referral bonus. Sa direct referral bonus, 500 pesos. Ba't pa puro sobra yung sinasabi mo? 500 pesos kada magkakaroon ka ng referral. Ibig sabihin, invite ka lang o, sa mga susunod namin ng seminar. Bukas may seminar po kami sa Valenzuela branch. Malapit po sa may San Isidro Labrador Church sa Malinta. Bukas meron kami doon, alas 7 ng gabi. So pwede kayo mag-invite doon. Ang speaker po doon, napakagandang babae. At saka napakagwapong lalaki. Tama ba? Oh, yung napakagwapo, hindi ko lang ma-issue, pero yung napakaganda, pwede. Oh, basta punta kayo doon, alas 7 ng gabi, meron tayong seminar doon. Gusto niyo okay ba yun? Pero walang Facebook Live yun. Ano lang yun? Yung mga taga-Balinsuela lang. Ha? Okay. Invite mo lang doon. Once na nagustuhan, 500 pesos ka. Ngayon, pag may mga Facebook Live tayo, i-share mo lang itong video na to. Pag napanood nila, nagustuhan nila, 500 ka din. At ano, mahirap, madali? Sa panahon ngayon, madali lang kumita. Kailangan mo lang maging matalino. Oh. Imagine mo, sa loob ng isang buwan, makasampu ka. Magkano? 5,000 pesos. Hindi na mahirap, tama ba? Sumunod, match sales bonus. 1,000 pesos naman kada match. Ano ibig sabihin yan? Ganito lang po yan. Pag nagkaroon ka ng left, meron ka tinatawag na left group at saka right group. Pag meron pumasok sa left mo at meron pumasok sa right mo, babayaran ka ng company ng 1,000 pesos kada pair. O, palakpakan niyo po yan. Alam ko, may pumapalakpak sa inyo pero hindi naiintindihan. Kaya i-explain ko po siya. Ikaw ito. Ayan. Left, right. Pag nag-invite ka ng friend mo sa A, sa left side, si A, bibigyan ka ng company ng 500 pesos sa direct referral. Tama? Tama. Nag-invite ka uli ng friend mo, si B, na gustuhan. Meron ka uli another 500 pesos sa direct referral. Tama? Tama. Pag nagkaroon ka ng left and right, sabi sa third income, left and right, magmamatch yan, babayaran ka ng company ng 1,000 pesos. Pwede? Ito, magic. Si A, mag-i-invite din ba yan? Yes. Kunyari, in-invite niya si X. Si B, mag-i-invite ba to? Yes. Kunyari, in-invite niya si Y. Sino nag-invite ni X? Si A. Si A ang babayaran ng company ng 500. Sino nag-invite ni Y? Si B. So, si B, babayaran ng 500 ng company. Maliwanag? Yes. Ang tanong, may left and right ka ba? Yes. Kaya babayaran ka ng company ng 1,000 pesos, kahit hindi mo yan kakilala. Palakpakan nyo yan. Diba na? Yeah. Si X nag-invite si 2.
Sino nag-invite ito? X. Kaya babayaran si X ng 500. Nag-invite si B. Si Juan. Sino nag-invite kay Juan? Si B. Kaya babayaran si B ng 500 pesos. Plus si B, magbigyan ng company ng 1,000 kasi meron din siyang left and right. Tama mali? Naintindihan ba? Ikaw ba nag-invite kay 2N1? Kakilala mo ba si 2N1? Uling tanong, pantay ba yung 2 tsaka 1? Hindi rin. Walang pakialam yung system natin kung pantay o hindi. Kasi babasahin nga yan. One left, one right, kaya babayaran ka ng company ng 1,500. Ano naman? Ibig mo sabihin, Chris, may bumili rito. May bumili rito. 1,000 yan? Yes. May bumili rito. May bumili rito. 1,000 yan? Sagot kayo, bumili rito. Bumili rito. 1,000 yan? Yes. Bumili dito. 1,000 ulit? Yes. Ibig sabihin, pag maraming bumili sa left, maraming bumili sa right, maraming 1,000 yan? Yes. Pag tinagtag ka sa left at tinagtag ka sa right, tatagtagin ka rin ang 1,000. Ang tanong, gusto nyo ba yun? Yes. O, kita nyo na. Ito yung sinasabi namin. Ang tawag po dito, leverage. Sa ibang term, ang tawag po nila dito, network. Networks. Or network. Ang tanong, gusto nyo bang mag-build ng network? Yes. Ang pag-build ng network, hindi naman po madali. Wala naman madali sa mundo. Tama ba? Ang masarap lang, mahirap ito, pero may resultang ibibabalik sa'yo na malaki. Kasi sa labas, mahirap din naman kahit ano naman trabaho. Tama ba? Mag-ano ka, alam niyo yung trabaho na for you, for me? Bago yan eh. For you, for me, alam niyo yan? For you, for me. For you, for me. Alam niyo yan? Patalong, mahirap, madali. Mahirap yan. Tama po ba? Pero kahit mahirap yan, gagawin mo yan kasi may yung konting kita. Di pa mahirap din, pero malaki ang kita. Yun ang pinakaiba. Sa for you, for me, tama ba? Pag tumigil ka, may kita wala. Wala. Dito, pag naka-build ka na ng grupo, kahit tumigil ka, dire-diretso pa rin ang kita. Now, the maximum income nito, muray ko lang po ah, kaduluduluhan, babayaran ka ng company. Hanggang dulo, babayaran ka to infinity. Now, ang gagawin ng company, Dok, pwede kong i-ano, itakip na. I-off ko na yung ano. Yan. Sige. Pindot na lang po yung blue. Yan. Thank you, Dok. Yan. Meron siya tinatawag na max income. Max income. Ibig sabihin, hanggang dito lang yung kita mo. Para hindi malugi yung company. Okay lang ba yun? Yes. The maximum income is, pwede ka lang kumita ng 20 pairs per day. 20 pairs lang kada araw. Magkano yan? Multiply niyo po sa tawag dito. Multiply sa 1,000. Baka magkamali ako yun. Magkano po? 20,000 per day. Ang tanong, 20,000 per day, pwede na? Pwede na? Pwede. Alam niyo po yung tatlong account ko, 60,000 per day. Ilinis ko? Oh. Ilan ito? Multiply natin sa 6 days. Kasi 6 working days lang ito eh. Ilan yan? That's 100? Tama ba ako? Yes. 120,000 pesos per week. Tama ba ako? Tama. Yes. Pwede na? O, pag minultiply niyo po ito sa 30 days, yung 20,000 niyo, at 26 days. 26 days. Ilan? Ha? Alam niyo kailan? This is 520,000 pesos per month. Palakpakan niyo po yan. Okay, Dok, meron mo nakasindi ba, Dok? Pwede ba natin sindi? Pwede, sige. Ang tanong, pwede na? Pwede na. Okay, burayin ko na, pwede na pala eh. May papakita po ako sa inyong program. Na pag nakita niyo po yung program, pwede po talaga kayong kumita ng gusto. Tingnan niyo po ito ha. Kaya pinatay ko lang para gusto kong makita niyo po siya. Kaya kunyari, Facebook kayo. Pinakamabilis kong gawin kung nagpi-Facebook po kayo. 1,000. Nakakuha yung Facebook mo. 1,000. Nag-share yung kaibigan mo sa Facebook, 1,000 ka ulit. Nag-share yung mga tao mo sa ilalim ng Facebook, 1,000 ka ng 1,000. Palakpakan nyo po yan.
Sabi ng iba, Chris, konti lang ang kakilala ko. Okay lang. Kasi ang kailangan mo dito, hindi yung kakilala mo. Kailangan mo, mas marami yung hindi mo kakilala. Ako po, sa totoo lang, nung inumpisahan ko itong negosyo na to, inumpisahan ko to sa mga hindi ko kakilala. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit mga hindi ko kakilala? Kasi yung mga kakilala ko, negative. So, nag-umpisa ako sa hindi ko kakilala. Ayun, positive. Yung nangyari sa akin, no? Tingnan niyo po. Eto, kunyari, nag-start ka January. Imagine niyo po ang month ngayon January. A question ko po is, kung siseryosoin niyo itong negosyo na to, kaya niyo bang makakuha ng dalawa sa loob ng 30 days? Yes. Ulitin ko, ha? Kung siseryosoin niyo itong negosyo na to, at kakami rin, sa loob ng 30 days, kaya niyo bang kumuha ng dalawa? Yes. Na gusto rin kumita ng 520,000 pesos a month. Ang sagot is? Yes. Yes. Tama ba? O. Kung January kumuha ka ng dalawa, magkano kikitain? 4,000 pesos. Tama ba? 2,000 kasi yung pairing. Tama ba? 1,000, 500, 500, 2,000 yan. Nalilito ako eh. 1,980 kasi ako sanay. February, yung dalawa mo, kumuha din ng dalawa sa loob ng 30 days. Kumita ka ng 2,000 pesos. Pwede na? Pwede na, part-time. Huwag ka muna mag-re-resign. Part-time mo lang siya gawin, ang technique. Ika-third month mo, may 4,000 ka. Tatlong buwan na. Maliit malaki. Maliit, pero pwede na. Lahat naman ng bagay, nag-i-start sa? Yan, maliit. Sumunod ang buwan, pang-apat. 8,000 pesos. Ibig sabihin, hindi ka na nagre-recruit. Yung dalawa mo, sila na yon. Dalawa lang ng dalawa ng dalawa. Ha? O. Sumunod, May, o ika-fifth month mo, 16,000. Palagay ko, medyo, kung ikaw ay kumikita ng 10,000 naman, medyo mag-iisip ka na kung magpo-full-time ka na o hindi. Tama mali? Sumunod na buwan, nag-duplicate, 32,000 pesos. Sunod na buwan, 64,000. Pwede ka na ba mag-full-time? Yes. Ano, kung 64,000, nakapag-full-time ka na? Yes. Yes. Pwede ka naman ano, mag-down payment ng sasakyan. Tama? Kasi kaya mo nang mag-monthly. Sumunod na buwan, 128,000 pesos. Pwede na? Ilang buwan po yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walong buwan ka pala ang kinita mo na 128. Ito yung ginawa kong design ko kasi nahinato ko. Ano ito yung i-explain ko lagi sa tao. Huwag kang papasok na hindi ka seryoso. Kasi kung hindi ka seryoso, hindi ka makakuha ng dalawa. Tagaan niyo po sa bato yun. Maliwanag? Kailangan seryoso pa kung papasokin mo. Maliwanag? Kahit susubukan mo lang, basta seryoso. Magugulat ka, kikita ka malaki. Ayan ha. Sumunod na buwan. Ikasyam na buwan mo. 256,000. Pwede na. Buong pamilya mo, dali mo sa Hong Kong. Regalo, kaya Boracay. Tama ba? Sumunod na buwan, 520,000 pesos. Sumunod na buwan, 520. Chris, bakit na ulit? Kasi maximum income. Sumunod, 520. May question po ako sa inyo. Magkano ang total nito lahat? This is 2 million mahigit sa loob ng isang taon. Papalakpakan niyo po 'yan. May gusto po ako ipaintindi sa inyo. Ito po yung gusto ko maintindihan niyo. Magkano yung kapital niyo? Papakilakas nga po. Maliit malaki. Maliit. Pag tayo ka ng sari-sari store, hindi tatayo 'yan. Tama ba? Okay. Now, ang question ko is, sabi ko dito, kumuha ka ng dalawang tao sa loob ng 30? Ang sabi nyo kanina, yes. Then, yung next mo, monitor mo yung dalawa mo. Sabihin mo, monitor mo sila. Maliwanag? Okay, at tanong, ilang sa loob ng isang taon, ilang buwan kang nagtrabaho? Para kitain mo yung 2 million, kailangan mo lang trabahuin ng 30 days at kumuha ng dalawang seryosong tao.
Every time na bibigyan ko yun ng tip, every time na gagawin nyo itong negosyo, huwag nyo titignan kung sino yung, huwag nyo gagawin na kahit sino re-recruitin nyo. Yes, kahit sino pwede. Pero lagi nyo nga hanapin, lagi nyo tatanungin siya ng paulit-ulit, bro, kailangan, ang hinahanap ko dito, dalawang siseryoso nito. Kung hindi mo ito siseryosohin, huwag ka na mag-in global. Believe me, pag ito ginawa nyo, diniscount, ganito yung way ng pag-inegosyo nyo, magugulat kayo. May hit nyo po ito sa loob ng isang taon. Marami kasing sumasali dito, hindi naman seryoso, nababaliw lang. Nakakakita kasi ng malaking pera, nakakalang laking kita. Ang gagawin, magme-member, tapos kinabukasan, walang gagawin. Or may gagawin, dalawang araw lang, after ng dalawang araw, na inita, na traffic, ayaw na. Hindi po talaga pwede yun. Pero promise ko sa inyo, pag ginawa nyo po ito, 30 days, at ang hahanapin nyo yung seryoso din na dalawa. Kunyari, napresentan nyo. Tip ko po ito ha. Sa member at saka sa mga papasok, pinresentan mo. After mong presentan, uy, gusto ko sumali. Sabi mo, saglit lang. Before ka sumali, meron ako isang tanong. Seryoso ka ba to? Seryoso ka ba ang trabawin to? Kasi kung seryoso ka, tatanggapin ko yung 6980 mo. Pero kung hindi ka seryoso, huwag ka na lang sa akin sumali. Sa ibang grupo ka na lang sumali. Believe me, pag ginawa nyo, sabog yung organization nyo. Because ako, nung ginawa ko po ito, ganun lang, hindi naman marami na-recruit ko eh. Konti nga lang. Bigyan ko, alam nyo kung ilan lang na-sponsor ko rito? Anim lang. 68 katao yung kinausap ko. Anim lang yung seryoso out of 68. Kasi ang deal ko sa kanila, kailangan ko seryoso. Kung susubo ka lang at medyo tawag dito eh nag-expect kang yayaman na hindi mo ito tatrabawin eh medyo hindi ikaw yung person. Parang manager yan eh. Kung ikaw yung may-ari ng Jollibee na to. Imagine ninyo ikaw yung may-ari. Tapos wala kayong manager. Wala kang manager. Ang Jollibee kailangan ng manager. Tama mali? Kasi magulo yung store pag wala yung manager. Tama mali? Ngayon, naglagay ka sa pinto mo immediately hiring manager. May pumasok sa pinto. Sabi sa pinto, ako po, mag-apply ako manager. Tatanggapin mo hindi. Kailangan mo ng manager, ha? Tatanggapin mo hindi? Hindi ko tatanggapin. Ako, ha? Kayo, tanggapin nyo ako hindi. Because may qualification ako sa pagtanggap. Kailangan i-qualify nyo yung mga taong papapasokin nyo sa network nyo. Yung ilalim mo, hindi mo kayang kontrolin. Pero yung re-recruitin mo, kaya mong pilingin. Nagigets mo? Nagigets po? Yes. Pag kumuha ka ng tamad, huwag kang umasang bibilisan. Tama ba? Pag kumuha ka maraming dahilan, huwag kang umasang lalakas yung organization mo. Ay, punta tayo ng Ortigas. Ay, layo, mainit, traffic, walang pamasahe. Wala, hindi ka lalaki talaga. Kaya make sure nyo, pag gagawin nyo po ito, yan, sa mga alam ko, naka-ready na yung mga magbabayad, make sure nyo po na seryoso po kayong gawin yung negosyo to. But the promise ng negosyong to, sa loob ng isang taon, kaya nyo mo itong sitayin o kaya nyo pa itong higitan. Palakpakan nyo po yan. The benefits is, okay, that's in global income. The gross income is 20,000, katulad ng binanggit ko kanina. That's 120,000 per week. And the 520,000 pesos per month. O, palakpakan po natin yan. Pa-off na po. Hindi, ito po yan. Guys, sabi ni iba, Chris, ano pa yung ibang secret mo para kumita ng malaki? Alam ko yung 520,000 is malaking kita. Tama ba? Yes. Sulit na sa inyo yan. Pero meron ako isang sasuggest sa inyo. Yung mga utak, para sa mga utak ni Kusyante, pag gusto mong sumubok, 6980. Pero pag medyo siseryoso yung negosyo na to, syempre, highly recommended sa inyo kahit pa paano naka-multiple account. Yes. Oh, ikaw ito. Kunyari, this is you. Yan. Pwede mong gawin, kung ikaw ito, kukuha ka ng ANB. Tama ba? Pag ito lumaki, potential income is 520,000. Tama? Tama. Pwede na. Ang tanong, dalawa lang ba kakilala nyo? O marami? Ang tanong, Facebook, yung mga nagpi-Facebook, marami ba sila? O, pwede mong gawin, another strategy, kumuha ka ng dalawa. Yan. Ang gagawin mo naman, ang invitation mo is A,
B, C. So, tatlong linya naman yan. Potential na kikitain mo sa dalawang account is dalawang 520 multiply by 2. Ilan po yan? Ha? 140 million. Tama ba? Yes. Pwede, pwede. Nagdagdag ka lang ng isang tao. Tama? Kung gusto mo naman ng parang feeling mo, eh, naku, kami, ang pamilya ko, medyo marami kami. Apat kami magkakapatid. Mga gano'n, no? Mga tipong gano'n. Ang strategy mo naman, kuha ka ng tatlo. Ito yung mga tip lang naman. Ayan. 1, 2, 3, 4. Kuha ka ng apat na linya. Ibig sabihin, apat na sponsor. Ang technique nito, tawag dito, high school, college, family side, mother side, father side. Kompleto yung apat na linya mo. Pag ito pumutok, yung apat na linya mo ay tatlong group mo, 520,000 multiply by 3, this is 1,560,000 o 60 million. Pwede, pwede. Yes. Ang Facebook pa naman napakadami. Or, kung talagang medyo baliw, as in alim yung matindi yung kabaliwan mo sa mga nakita mong bilog-bilog, gayahin mo po yung ginawa ko. 7 account. Oh, this is, ako po ito. Ito po yung maximum. Hindi na po pwedeng sumobra dito. Yan. Kita po ba, Doc, sa video? So, ang technique na gagawin mo dito, 8 linya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Potential income, 520 multiply by 7. Ang hirap po bilangin. Kayo na po mag-compute. Tama ba? Tama pala eh. So ito, pwede niyo po i-decide. Sabi nung iba, Chris, paano kung wala akong pag-7 heads pero gusto kong mag-7 heads? Alam nyo, kung matalino po tayo talaga, yung 6,980 po natin, kita dito daw, no? Magkano po yung babalik na pera? Ha? 9,390 po yung worth ng products. Tama? So, pag gumawa po ako ng tatlo, na compute nyo po ito, 21, mga nasa, ha? More or less, 21,000 pesos. Tama? Tama ba? Kasi mga nasa 7,000 na yan eh. Okay, ang kabalik mo naman dito na products is 9,3 multiplied by 3, 27,900. Yan. So, kung matalino po itayo, ito yung ilalabas ko, ito yung ibebet, ito yung pwedeng bumalik sa akin pag nabenta ko yung produkto. Tama? So, meron na akong 3 heads. Pag nabenta ko ito, bili ulit ako ng another 3 heads. Benta ko isang head, kompleto na isang 7 account ko. Pwede, pwede. Ibig sabihin, kailangan nyo lang maging wise. Pwede nyo rin gawin 2 heads kung medyo budget eh. Tama ba? O pag binenta mo yung products mo, pag nabenta mo, bili ka ulit another 2 heads. Pag nabenta mo, bili ka ulit another 2 heads. Then bili ka ng 1 head. Makukompleto mo siya. Tama? Lahat ng bagay kailangan lang diskarte. Tama ba? Pero, huwag nyo mahayaan, ako ha, kung ako po yung seryosong negosyante, huwag nyo mahayaan isa lang ang makuha nyo. Kasi, pangihinayangan nyo yan. Bakit? Because pag nag-build na kayo ng grupo, kunyari, lumaki na yung grupo, lumaki na yung organization mo, pag bibili ka uli ng account, doon ka na sa ilalim bibili. Tama? Ito, same effort, pero different yung result. Mga brother, mga sister, at the end of the day, tapos na po yung seminar ko. Marami pong kitaan sa InGlobal, actually. Pero ito po yung highlights ng 6,980. Para sa akin, sa 6,980, pwede na magbago yung buhay natin. Eh, sasamantalahin ko po yung pagkakataon na yan. Sa labas, ang 6,980 is halaga na lang ng cellphone. Tama? But the question is, yung cellphone nyo ba, nag-provide ba ito ng negosyo? Or, nag-provide lang ito ng entertainment. Nagigets po?
Yung 6980, baka presyo lang ito ng TV nyo sa sala nyo. The question is, nag-provide ba ito ng negosyo o nag-provide lang ito ng entertainment? Tigers? Pwedeng yung 7980 mo, yung 6980 mo, pinang-gimmick mo lang. Tama, mali? Pinapunta mo ng Boracay itong nakaraang bakasyon, tama ba? Pwedeng pumunta ka dyan sa Pangasinan or what, tama ba? The question is, nag-provide ba yun ng negosyo sa'yo para magbago yung buhay mo or entertainment lang? Pag gusto nyong kumita ng malaki, kailangan nyo maging, kailangan nyo mag-iwahi sa buhay. Nagigets po? Minsan yung 6980, halaga lang to ng handa o higit pa handa sa birthday ng nanay natin, anak natin, tama po? Pero at the end of the day, sa in-global, yung 6980 mo, kaya kong baguhin yung buhay natin. Palakpakan niyo po. Mga brother and sister, meeting ko, lagi ko sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang? Marami tao pray ng pray, panalangin ng panalangin, pero then today, pagising nila sa maga, gagawin pa rin nila yung mga dati nilang hinagawa. At nag-expect sila ng ibang resulta. Last kwento before tayo mag-uwian. Marami sa atin gusto magbago yung buhay. Katulad ni Juan, na isang araw, nag-pray siya sa langit. Sabi niya, Lord, pangarap ko pong makapunta ng Batangas. Alam niyo po yung Batangas? Ah, Baguio. Pangarap ko pong makapunta ng Baguio. Yan. So, nag-pray siya. Very consistent siya sa pag-pray niya. So, isang araw, sabi ni Juan, bukang tutuparinan ng Diyos yung pangarap ko. So, pagising niya ng umaga, nag-bihis siya ng maayos, dala siya ng gamit niya, at pumunta siya sa terminal at sumakay siya ng bus na ang nakalagay sa bus is Batangas. Saan kaya siya makakarating? Batangas. Si Juan, bad trip, sabi niya, Lord, pambira ka naman. Hindi mo, minsan malita bagay yung pangarap ko, hindi yung patinupad. So, umuwi siya ng bahay na hindi siya masaya. So, pero nandun pa rin yung faith niya. Naniniwala pa rin siya na yung Diyos gagawa ng paraan para dalhin siya sa pangarap niya. Sabi niya, Lord, alam ko, bibigyan niyo po sa akin yung pangarap ko. So, pagkatapos siya mag-pray, natulog siya, pagising niya ng maga, bitbit niya yung gamit niya, pumunta siya sa terminal, at sumakay siya ng bus na nakalagay sa bus is Batangas. Saan kaya siya makakarating? Batangas. Bad trip na, sabi niya, pang bihira to, parang hindi naman Diyos ko. Umuwi siya ng bahay, yung pray niya, parang may panunumbat. Ama, Lord, kung ikaw talaga yung Diyos, bibigay mo sa akin. Walang imposible sa iyo. May panunumbat na. May mga ganun tayong minsan pangyayari. Ito na yung nakakatuwa. Kinuha yung bag, nagdadabog na, pumunta ng terminal, sumakay ng bus na nakalagay sa bus is Batangas. Saan kaya siya makakarating? Batangas. Alam niyo, marami sa ating mga Pinoy, pray ng pray. Pero pagising natin sa maga, paulit-ulit lang yung ginagawa natin. Kung gusto niyo magbago yung buhay natin, kailangan na natin may baguhin sa takbo ng buhay natin. Dati nanonood tayo ng teleserye. Tama ba? Wala namang masama sa teleserye. Pero kung medyo may problema tayo sa pinansyal, kailangan na natin baguhin po. Yung panonood ng teleserye, nasa 3 hours din yan. Tama ba? Kung magiging global ako, yung 3 hours na to, kaya kong i-provide. 2 to 3 hours, kaya kong provide that para magbago yung buhay ko. Tama ba? Yes. Ako po, paano ko po nabago yung buhay ko? Addict po ako sa games. Alam niyo po yung mga games? Mga PlayStation, computer games, addict po ako dyan. As in talagang pag naglaro po ako dati, matindi po ako maglaro dati. As in hanggang madaling araw. Hanggang isang araw na realize ko mahirap kami, kailangan ko gumawa ng paraan. Yung 5 hours ko na ginugugol, sabi ko, hahanap ako ng paraan para maging resourceful ako sa 5 hours na yan. Alam niyo po, ginagawa ko napakaswerte nyo kasi may Facebook na kayo. Tama ba? Napakadali nang gawin yung negosyo. Nung time ko, naalala niyo po yan, wala pa po yung yung bridge na yan sa Karuhatan. Nandiyan po ako sa kanto na yan, namimigay po ako ng flyer. Sa South, namimigay ako ng flyer. Nasa LRT ako, Monumento, namimigay po ako ng flyer. Kasi wala namang Facebook noon eh, walang social media. So ginagamit ko po yung flyer. Hindi ako uuwi ng bahay hanggat hindi ko nauubos yung 500 pieces ng flyer. Kasi gusto kong baguhin yung takbo ng buhay ko. Pero sa panahon ngayon, huwag mo nang gagawin yung flyer. Kasi meron na po tayong Facebook. Ang ginawa ko po, yung nakasulat sa flyer ko, nilagay ko po sa Facebook.
Then, mini-message ko po yung mga taong baka pwedeng mabago yung buhay or gusto nilang kumita din. Alam nyo po, napakadaling umasenso. Kailangan lang natin maging aware. Ulitin ko po, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. God bless atin lahat. This is Christopher Montanara and good morning sa inyo lahat. Good morning! Say hello, say hello, say hello! Hello, 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 hello